Hello, Sir Dennis. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito, sir. Testingin na natin, sir, yung unit na order mo. The EMG Taran Tactical Innovation STI 2011 Combat Master, or also known as John Wick 3. Okay? So, ayan siya, sir. Oops. So, ito yung card na license, ano yun? Certificate of Authenticity. Okay, so basically, paano ito yung license card niya, no? So, ayan, may serial number, tapos merong ayan, EMG, Tactical STI. Okay, so sabihin, license unit kasi ito. So, ito yung ginamit exactly sa movie. Okay, so ayan sa unit. Okay, so basically, it's the same as the real gun. Pareho-pareho siya. Okay, so ayan. Okay. Tapos, ito yung kanyang magazine. Yan. Okay. Tapos, meron siya kasamang Allen wrench na gagamitin natin kasi dadagdagan natin siya ng shock buffer. Okay. So, ito yung free na shock buffers, no, na pinamimigay natin. Okay. So, yan yung gagawin natin ngayon. So, check ko lang muna. Okay, kailangan palatan natin yung nakakabit dito. Ayan, yung unang-una natin gagawin. Bago natin siya testingin. Palatan ang shock buffer. Okay? So, yun. Hanapin mo lang naman tong ano, yung parang screw. Tapos, lulubagan mo siya. Counterclockwise. Kailangan shoot muna natin. Ay, ma-shoot ang hirap naman. Niligyan ba nila ng glue? Yun. Parang niligyan nila ng glue. Kaya yung butas parang asikip. Parang Loctite siguro, something. Para hindi matanggal agad. Kaya ayaw pumasok yung Allen wrench eh. Okay, ayan, natanggal ko na. Tapos, ayan. So, tanggalin natin yung washer muna. Tapos, palitan natin, tanggalin natin yung stock na shock buffer. Tapos, palitan natin yung freebie natin. Okay, ayan. Nagdadalawa lalagay natin. Para mas mabawasan yung shock. So, bahala na kayo kung gusto nyo nagdagan. Pero pag dinagdagan nyo, hindi na siya mag... Ano? Hindi na siya mag... open chamber or slide lock. Pag walang bahala. Pero okay lang naman yun, actually. So, depende rin sa inyo kung anong trip nyo. Kasi yung John Wick ko, anim yung nilagay ko eh. Hindi na talaga siya nag-open chamber. Tapos... sobrang ano, sobrang short stroke siya. Pero kapag pinalatan nyo kasi, pag nilagyan nyo ng anim, tataas yung FPS niya. Kasi nga, yung recoil spring mo titigas. So, yun actually yung isang way to increase the FPS. Patitigasin mo yung recoil spring. So, tataas siya siguro. Di ako sure kung ilan eh. Basta tumataas eh. Mas mataas eh. Kasi sa normal. Yan. So, sinikipan na natin. Ano yun? Pwede ba 8? Hindi ko, nakalimutan ko na kung pwede 8 eh. Pero yung 8 yung bibigay ko sa inyo. So, 8 plus 1 yung magiging shock buffer mo. Plus yung original pa kasi. So, yun yung magiging total number of shock buffers mo. Yan. So, yan. Nakabit ko na yung dalawa. Ay, wait. Pakita ko sa inyo. Ayan, dalawa na yung nakakabit. Okay. Chain. Ayan. Ayan, magsaslide lock pa to eh. Okay. Ayan. So ngayon, lagyan na natin ng bala yung magazine. Ilan ba lalagay ko? 4.
Meron ka na apat. Pwede na yun, no? Apat. Yan, apat. Apat na. Cha-ching! Apat. Tignan natin ang gas. Okay. Trigger finger out. Okay, pasok. iPro. Okay. So, teka lang. Buksan natin ang ating chronograph. Na ang ating chrono ay medyo kakaiba ngayon. Pow! 362.6. Pow! 367.6. Pow! 365.7. Pow! 366. Hey, teka lang. Oo nga, wala nang bala. Wala nang bala pero hindi siya nakapag-slide lock. Pero yun, slide lock na siya ngayon. So parang tinapos ng power yung kanina. So, hindi siya nakapag-style lock agad. At tingin ko ano eh, hindi masyadong maluwag. Kumbaga parang medyo masikip siya. Kasi nga nabawasan yung shock, diba? Nabitin siya sa shock. So, hindi nakaakit agad. Yun lang. Pero yun, nag-open lock naman ngayon. Nag-open chamber naman. So, pwede siguro testingin natin ulit. Yan, higyan natin ng lima. Okay, tapos kargahan natin ng gas. Okay. Yan. Hindi nag-lock. Isa lang yata yung ano. Kailangan yata isa lang yung shock buffer. Parang eh. Wait lang. Ito, last. Buka natin. Ah, ito. Okay naman. So, more or less, ganoon na naman. So, kapag hirap sa isa, hirap sa shock buffer, baka kailangan isa lang nga. Yun na naman yung purpose kasi ng shock buffer. Nababawasan kasi yung shock. So, ang tendency, yung shock kasi yung tumutulong para umangat yung slide stop para malak siya. So, minsan kasi hindi siya nakakaangat agad. Naiipit lang siya doon sa baba. So, hindi siya nakaka... Hindi niya napipigilan yung slide stop kahit na dumadaan. Parang nadadaanan na tapos hindi siya umaakit. Hindi niya nalalak. Meron siya. So, pero nasa inyo. Kung ako kasi ayoko gamitin yung ano, slide lock eh. Mas maganda yung parang baril ka lang ng baril. Okay? So, ayan sir, okay naman yung huling ano natin. So, if ever na gusto-gusto mo na mag-side lock, bawasan mo na lang yung ano, gawin mong isa lang, imbis na dalawa. Or, kung gusto mo naman, dagdagan mo. Gawin mong apat, or hanggang anim, or hanggang walo, kung pwede, para hindi na siya nagsaslide stop, tapos nababawasan yung shock, nababawasan yung vibration dito para mas matagal masira yung unit. Kasi yun yung nagkakost ng sira ay yung mga shock eh. Diba? So, kapag ginawa mo siyang anim, pag bumabaril ka, yung parang vibration more or less nandito na lang. Nasa may harap na lang. Wala na siya masyado sa likod. Kasi sinasalo na ng mga shock buffer. Yung shock buffer kasi ano yun eh. Shock absorbers. Yun. Yun yung ibig sabihin ng shock buffer. Okay? So, ayun sir. So, babalik na natin. No? Silain ko lang paatras. Then, bababa ko to. Then, ayan. Tapos, yan. Okay? So, wala naman palya sa firing. Doon lang sa may slide stop na part medyo. Pero, medyo ano kasi yun. Parang sobrang complicated na ano matter. Kung talagang eksaktong-eksakto talaga. Okay? So, ayan. So, ayan. So, ayun, Sir Dennis. Ang order nyo, no? So, may standard package. So, yun. Picture lang ko yung complete package bago ko siya balutin. Tapos, attach ko siya dito sa video. Okay? Para makita mo yung lahat ng items. Okay? So, ayun, sir. Thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po, sir. Bye-bye.